Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Hello sa inyong lahat. Magandang umaga po. Hi, Mama Sam. Good morning. Hello, Lauren. Good morning. Kamusta ka? Ito, Mama Sam. Okay naman po. Masaya dahil ang dami nanood ng palive natin yesterday. And maraming salamat po sa lahat na tumutok sa amin kagabi. Ayun. So maraming salamat po sa lahat na nagpatuloy na sumusuporta sa amin ni Lauren araw-araw dito sa Lauren Q Channel. So thank you so much sa mga nagmamahal at saka sa mga nagsasubscribe dahil ngayon sobrang dami na ng subscribers ni Lauren Q. 2,700 plus na. Yes. Make it 3,000. So, pa-birthday nyo na yun sa akin. Oh, di ba? So, yun guys. So, syempre excited tayo sa bago natin pag-uusapan with Lauren Q ngayong araw na to. At sana lahat kayo ay nakapag-almusal na. At saka syempre, happy Sunday po sa inyong lahat. Yes. Oo. Oh, yung mga hindi pa nagkape, kape-kape na. Yan abang nanonood sa amin ngayon ni Mama Sam. So yun, Mama Sam, ito na nga. May mga hinanda akong question ngayong araw na to at yung ibang question dito galing sa mga subscriber. And maraming salamat sa mga question. Correct. Mm-hmm. So simulan na natin, Lauren. Huwag na natin patagalin. Okay, sige Mama Sam, ito unang question. Hypothetical question siya, Mama Sam. Pero hindi to galing sa subscriber. Sabi niya, Mama Sam, paano kapag nag-last two standing si Janine Togonon at si Beatrice Luigi Gomez? Sino ang mananalo? Naku, ang hirap niya. Kasi iba din yung atake ni Janine Togonon, iba din si Beatrice Luigi Gomez. Alam niyo, sa totoo lang, kung yung panahon noon, mas gusto ko siyempre Janine Togonon. Pero kasi ngayon, parang mas na-inspired ako kay Beatrice Luigi Gomez. Yung alam mo yung tipong tahimik lang siya tapos makakarating sa top 5. Pero kasi syempre hindi mo rin pwede underestimate yung galing ni Janine Togonon, ha? Kasi si Janine Togonon from ano talaga, first runner-up siya sa Miss Universe. O saan? Ah, di ba? Konting hakbang na lang Miss Universe. Na at si Olivia Culpo ang nakatapat niya talagang as in talagang ano, one-on-one. Diba, Olivia Culpo yun? Miss USA yun. So, nakaka-proud si Janine Togonon. Parehas ko silang gusto eh, actually. Parehas ko silang paborito na naluloka naman ako sa question na yan. Pero I think, kung sino pa yung mananalo, kung halimbawa maglalaban sila ngayon, I think Janine Togonon. Kasi si Janine Togonon, alam mo yun, yung hindi lang siya magaling rumampa, hindi lang siya magaling kung paano niya i-present yung sarili niya, kundi nandoon pa siya sa kung paano siya kagaling talaga makipag-debate. Yung kumbaga kasi yung tawag dito, communication skills niya, paludin naman din talaga. Si Beatrice Luigi Gomez, syempre, ando doon na parang feeling ko mag-first runner-up. Pero love ko si Jen, ano, Beatrice Luigi Gomez. So talagang gusto ko siya. Pero I think Janine Togonon yung mananalo kung silang dalawa magtatapat. Kasi syempre, iba yung atake ni Janine Togonon. Iba yung atake ni Beatrice Luigi Gomez. Oo, iba talaga yung galing ni ano ni Janine Togonon at iba din naman yung kay Beatrice Luigi Gomez. Pero mas maano yung atake ni Janine Togonon kesa kay Beatrice. Agree. Saka syempre, ito kasi si, ano, ito kasi si Janine Togonon. Kumbaga, nakita natin, nag-first runner-up, di ba? Eh, si Beatrice naman sa top 5. So, yon. So, para sa akin, Janine Togonon, talaga yung nakikita kong ano. Ayan. Okay, ito naman po, Mama Sam. Next question na nanggaling naman subscriber na si Grotes89. Sabi niya, kung si Pia at Catriona ang mag-last two standing, saan makakalamang si Pia para matalo si Catriona? At saan naman lalamang si Catriona para matalo si Pia? Nakakaloka naman yung mga question na yan. Actually, para sa akin, lalamang si Catriona siguro doon sa part na ano, yung determination na meron si Catriona. Ayun, lalamang siya doon. Kasi magaling magtrabaho si Catriona, yung pinag-aaralan niya. Then alam niya kung paano siya aatake. And then si Pia Wurtzbach naman, lalamang kay Catriona, I think yung kung paano to magpasarela. Kung paano siya umatake sa entablado. Yung performance level ba na tinatawag? Kasi iba din yung performance level niya. At isama na din natin.
At isama din natin, Mama Sam, yung lucky ni ano, Pia Works Back, di ba? Ayun, yung luck din niya. Yun din yung magdadala. So siguro, ano, hindi natin siguro pwedeng ipagtapat tong dalawang to kasi magkaiba yung level nila. Yung capacity level talaga. As in, ang hirap kasi pareha silang Miss Universe. And then, I think, ano, be proud of them talaga. Kasi sa sobrang galing naman talaga ng dalawang to. Nung lumabas sila sa Miss Universe. Diba, Lauren? Yan. O, at pag pinag-last two standing natin sa dalawa, as in, yung galing nilang dalawa, nagpapantayan lang talaga. Hindi yung walang nahuhuli. As in, nagkakasunuran lang talaga. May pagkakaiba, pero kung iisipin mo kasi, may aspeto na magaling si Catriona, may aspeto magaling si ano, si Pia Words ba? Pero so, at the end of the day, sila talaga makukunpain. Okay, ito naman po, Mama Sam. Next question na nanggaling naman kay Ives Lee Nebres. Sabi niya, "Hi Mama Sam and Lauren Q. Sa tingin nyo, kung mananalo ba si Celeste Cortez ngayong taon na to sa Miss Universe 2022? At si Atisa manalo naman ang pambato natin ng Miss Universe 2023, may pag-asa ba tayong mag-back-to-back?" Oo naman, bakit hindi? Parehas magaling yan. Ako wala akong duda dito kay ano, Atisa Manalo at wala din naman akong duda dito sa galing ni ano, Celeste Cortesi. Yes, malaki yung chance natin mag-back-to-back at nakikita ko na mas talagang palaban ang mga pambato natin kung itong si Atisa Manalo yung ilalaban natin kasi nandoon yung determination niya. Tapos nandoon din yung alam mo na paghahandaan niya to ng bonggang-bongga ay sa Miss International na pinaghandaan niya ng todo-todo sa Miss Universe pa kaya. So, nakaka-excite kung ganun yung mangyayari. Pero syempre nandoon tayo sa ano ba talaga yung ipapakita ng mga kandidatang to. Syempre iba yung panahon noon, iba yung panahon ngayon. Kumbaga parang, alawa kay Atisa Manalo, iba yung sinalihan niyang pageant. And then sa sinalihan niyang pageant, effective yung drama niya, yung preparasyon niya. And then dito naman sa ano, dito naman sa Miss Universe. So hindi natin alam kung pang Miss Universe ba talaga yung mangyayari sa kanya. Yes, maganda si Atisa Manalo, pero kasi nandoon tayo sa part na pitch ba talaga siya dito sa Miss Universe? Pang Miss Universe ba talaga siya? And then yung communication skills niya, ganun ba talaga kalakas? So hindi natin alam lahat yun. Kumbaga parang ando doon tayo sa kung ano ang paghahandang gagawin ni Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe. And then hanggang ngayon hinihintay natin siya magbalik at sana magbalik siya. I agree kung halimbawa nanalo si Celeste Cortez and then si Atisa Manalo yung susunod na lalaban, possible na makuha natin yung back-to-back ng Pilipinas kung ganun. Kasi alam natin yung determination, yung tapang na meron si Atisa Manalo. Ay, yes. Oo. Ayun nga, sana nga Mama Sam, no, kung si Miss Universe Philippines magkatotoo. At yes nga Mama Sam, sana magkatotoo tong comment ni Yves. Sana nga yung manalo si Miss Universe Philippines natin na si Celeste Cortez ng Miss Universe 2022 at manalo naman ng Miss Universe Philippines si Atisa Manalo at lalaban ng Miss Universe 2023, sana mag-back-to-back. Ganun. Ayun. So, syempre excited tayo doon, di ba? Ayun. So, at nga, inaabangan pa rin natin yung performance na gagawin ni Celeste Cortez ngayon taon na to sa Miss Universe 2022. Of course. Okay, ito naman po, Mama Sam. Hypothetical question again. Mama Sam, tingin mo, si Miss Indonesia maliligwak kaya ngayon taon na to sa Miss Universe 2022? Alam mo, sa totoo lang, sa lahat ng kandidata, possible naman silang maligwak lahat kung sino man yung mga kandidata. Pero nandun yung possible na pwede din manalo. Kay Miss Indonesia, ang nakikita ko yan, possible na pwedeng manalo dahil din naman, magaling naman yung communication skills niya. Hindi rin naman natin pwede underestimate talaga si Miss Indonesia kasi she's a candidate. Pwedeng maligwak, yes, malaki yung possibility kung hindi niya gagawin yung trabaho niya bilang kandidata ng Puteri Indonesia or bilang kandidata dito sa Miss Universe. So, ang akin, kung sa Puteri Indonesia nga na ipanalo niya, eh bakit hindi niya kayang ipanalo ang Miss Universe? For sure, ando doon yung paghahanda. But the real talk, kung magre-real talk tayo, ando doon ka parang kulang. So parang ito yata yung pinaka-hindi magandang ano, parang hindi pinaka-magandang kandidata ngayon sa Miss Indonesia. I don't know, ha, pero ganun yung na-feel ko, na parang hindi siya yung
talagang pasabog na girl. So, magbe-base tayo sa galing niya. And then, ang Miss Universe naman, ano eh, na-appreciate naman nila yung different kind of beauty na tinatawag. So, kasi siyempre, foreigner sila, mas patok sa kanila yung exotic beauty, di ba? Yung mga beauty na, alam mo yun, yung mukhang kumakain ng, ano, ng bayawak, mga gano'n. Nakakaloka. But hindi. Possible na pwedeng mangyari sa kanya kung hindi siya magpe-perform ng bonggang-bongga sa Miss Universe. But I think Lakshmi, magpe-perform niya ng todo-todo sa Miss Universe. Kasi nandoon siya sa goal niya na gusto niyang ipanalo ang Miss Universe. So proud with her. Para maging proud sa kanya yung batsa niya. Diba? Ay, yes. So, tingnan natin. Agree. 50-50 yung laban dito ni Miss Universe Indonesia. Yes. Okay, Mama Sam, ito. Next question. But, nananggaling kay Hera G. Sabi niya, Mama Sam and Lauren, ano ang masasabi niyo sa bagong transformation ni Miss Indonesia na parang nabawasan yung baba niya? Edi wow. Sobrang malaking wow. To be honest sa akin, si Miss Indonesia wow. Naman, syempre kailangan, na-expect ko naman yan na magta-transformation niya ng bonggang-bongke. Kasi alam naman natin ng mga Indonesian, magaling din sila pagdating sa styling, magaling din sila kung paano nila gagawin yung kandidata nila na to make more beautiful. Kasi ganon, sa Miss Grand nga, yung hindi kagandaan, biglang gumaganda na todo-todo. Because of ano, pinaparetoking yata din nila yung kandidata nila or something styling din minsan. Parang may mga ganong factor. Pero kasi para sa akin, kung nabawasan yung baba niya, eto wow, at least gumanda siya lalo, di ba? Yes. So walang problema yon. Basta ang akin, sana mahapagandahan niya yung competition at may pakita niya sa buong mundo yung galing ng Indonesia. Kasi syempre nandoon pa rin tayo sa gusto natin siya manalo, nandoon pa rin sa gusto natin na makita kung ano yung performance na gagawin niya sa Miss Universe. So lahat yan, nandoon tayo sa waiting kay Lakshmi. And then titignan natin dyan kung ito ba may tukuyo sa pageant o continue ba siya na makakapasok sa pageant ng bonggang-bongga hanggang sa dulo ng laban. But for now, sa mga nakikita ko, medyo malabo sila sa dulo ng laban pero nandoon na lumalabat si Indonesia. I think makakapasok sa semifinals to. Hindi ko nakikita na wala siya sa semifinals. It's a big surprise kung wala siya doon. Diba? So, tignan natin, laban lang Indonesia, kaya ninyo yan, di ba? Oo, at yun nga, abangan din naman natin yung pasabog ni Miss Lakshmi, di ba? Ayun, ayun diba? Nga, nag-transform. So, yan, katulad yan, nakita natin, nabawasan yung baba niya, di, yes. Wow. Pero tignan na lang natin dito sa Miss Universe 2022, pag nagsama-sama na lang yung mga kandidata, at tignan natin kung anong itsura ng Miss Universe Indonesia sa mga ibang kandidata. Ayun. So guys, excited ako. Tingnan natin kung anong makikita natin dito kay Miss Indonesia sa competition ng Miss Universe 2022. So yon. So yun, kung mapapawaw ba tayo or mga charot. So yun guys, maraming salamat sa lahat ng tumutok sa amin ngayon ni Mama Sam. Hello po sa inyo lahat. Thank you and God bless. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe this channel para at least, di ba, lagi kayong updated sa aming mga chika. Huwag niyo na rin pong kalimutan i-click yung notification bell para lagi kayong updated. So yun guys, maraming salamat sa support at pagmamahal. Siyempre bukas, mamaya, may pa-live na naman kami ni Lauren Pugh sa kanyang YouTube channel. Ayan. So yun guys, again, maraming salamat. Have a glorious Sunday, everyone. Thank you.